isang babaeng relihiyosa, mabait na anak, mapagkakatiwala ang kaibigan, pero hinding-hindi magugustuhin maging kaaway. Ako si Mayumi at ito ang kwento ng aking nakaraan. Pinanganak sa Kainta, taong 1989. Laki kami sa hirap pero buo at masaya ang pamilya. Iskolar ako sa eskwela at madalas na-accelerate. Tampula ng tukso dahil sa malaking salamin at pagkahilig ko sa mga libro. Oh, ayan na naman si Walking Encyclopedia. Batuhin mo, bilis! Lahat ng yun, kinimkim ko lang. Ang pang-aasar, pambubuli at ang pakiramdam ng pinagkakaisahan. Ipinagdasal ko na lang sila, kagaya ng laging sinasabi sa akin ni inay. Maya, halika na't mahuhuli na tayo sa simbahan! Wala kaming pinapalampas ni inay. Mapamisa man yan o prayer meeting, ay lagi kaming nandoon. Siguro kung magunaw man ang mundo ngayon, ay unang-una sa listahan ni San Pedro ang nanay ko. Hanggang sa makatapos at magkatrabaho, ay ganito pa rin ako. Isinama ko na sa aking pagtanda ang mga pangaral sa akin ni inay. Akala ko, natutunan ko ng lahat. Pero hindi pa pala. Dumating ang pangyayaring gigising sa aking natutulog na pagkatao. Ang pagkataong yun ang matututo ng mga bagay na taliwas sa itinuro ni inay. Hoy Maya, OT ka ngayon ha? Kailangan mong tapusin ang tali na yan para maisama sa report bukas. Nakapamewang pangwika ni Elmer, ang boss kong binabae na matagal na akong pinagtitripan. Napansin kong halos lahat sila ay naghahanda na pauwi. Kaya naman nagtanong ako. Sir Elmer, ako lang ba mag-isa ang may iwan dito? Tinaasa naman ako ng kilay ni Elmer, saka sumagot. May problema ka ba doon, Maya? Wala po, sir. Tinatanong ko lang. Natatakot ata mag-isa ang ibong marikit, Sir Elmer. Dagdag pa ng katrabaho kong hindi ko alam kung bakit nang gagalaiti sa inis sa akin. Huminga lang ako ng malalim, saka itinuon ang pansin sa tatapusin kong trabaho. Sabi ni inay, mapapagod din sila at magsasawa sa kanilang ginagawa. Mag-aalas 10 na nang matapos ko ang tali. Pinatay ko ang aking computer, aircon at mga ilaw sa opisina. Saka ako lumabas at nagpaalam sa gwardiya. Naglalakad ako papunta sa terminal nang maramdamang may sumusunod sa akin. Mula sa paglalakad ay binilisan ko ang takbo. Nilingon ko saglit ang nasa likuran ko at hindi nga ako nagkamali. May dalawang lalaking humahabol sa akin. Yung isa ay nakasuot ng itim na hoodie at yung isa naman ay nakasuot ng puti at may katabaan. Nararamdaman ko na ang pagod at paghahabol ko ng hininga. Mabuti na lang at may dumaang sasakyan na agad ko namang pinara. Tulungan niyo ako! Parang awan niyo na! May humahabol sa akin! Pinasakay ako ng lalaki saka pinaandar ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Napapikit at nakahinga ako ng maluwag sa pag-aakalang ligtas na ako. Pero isa palang malaking pagkakamali ang sumakay sa kotseng iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang dalawang pamilyar na lalaki. Sila yon! Sila yung mahabol sa akin! Anong ginagawa mo, kuya? Kuya! Pare, tagal mo naman. Kala namin, iniwan mo na kami. Doon ko lang napagtanto na magkakasabwat pala sila. Ang lalaking akala ko'y magliligtas sa akin ay isa pala sa mga demonyong halangang kaluluwa. Ayos pala to eh.
Kahit mukhang manang, sexy naman. Tanggalin mo nga yung salamin mo. Alam ko na ang sasapitin ko sa kamay ng mga animal na to. Anong kalaban-laban ko sa tatlong lalaking may kalakihan ng pangatawan? Lalo na yung isa. Wala na akong magawa kung hindi ang manalangin na sana ay may makakita. Sana ay may tumugon sa piping paghingi ko ng saklolo. Dinala ko sa isang motel. Gusto kong sumigaw nang makakita ng ibang tao, pero may nakatutok na patalim na tumutusok sa may tagiliran ko. Sige na, simulan nyo na yan, na makarami tayo. Udyok nung lalaking nakahudi. May pilit na pinapainom sa akin. Isang suntok sa tuwing tatanggi akong inom. Hindi ako mangmang para hindi malaman na may nilagay silang kung ano sa inumin na yon. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo ako. Pangako hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Pero hindi sila marunong makinig. Mga halimaw na halangang kaluluwa na nagpatuloy sa kanilang binabalak gawin. Mabilis lang kapag tapos nila akong painumin. Nakaramdam ako agad ng pagkahilo. Umiikot ang lumalabo ko ng paningin. Hanggang isa-isa nilang inangkin ang pagkababae ko. Iniisip ko yung mga sinabi ni inay. Mahalin ang mga kaaway. Magpatulan at kusa itong mapapagod. Pero paano naman ang mga tulad nila na sobra-sobra na ang ginawang kahayupan sa akin? Makalipas ang ilang oras, pagod na ang katawan ko. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Pero kailangan kong lumaban. Hindi dito magtatapos ang buhay ko. Hindi sa ganitong paraan. Napalingon ako sa kamay ng isang lalaki. May tatsulok na tato sa may hinlalaki. Ang isa naman ay may nunal sa kaliwang bisngi. At yung lalaking mataba ay may tato na bulaklak sa may dibdib. Oh, ano ng plano? Papatayin na ba natin? Oy, out ako dyan. Hindi naman ako mamamatay tao eh. Gago, damay-damay na tayo dito. Tingin mo ba hindi magsasalita yan kapag binuhay pa natin? Pinilit kong tumayo habang nasa labas pa yung tatlo. Mahapdi ang aking mga binti. Nahirapan akong makatayo pero inipon ko ang lahat ng aking natitirang lakas. Sinuot ko ang damit at pantalon sa kabuong tapang na tumalon sa bintana. Hindi ko ininda yung sakit ng pagkakabagsak. Ang importante ay makalayo ako sa lugar na yon. Ilang minuto ko nang binabaybay ang lugar na hindi ako pamilyar. Iika-ikang lumakad, parehang tingin sa likuran. Umaasang hindi nila ako nasundan. Nasaan na kaya ako? Saan ako pupunta? Sa mga pulis ba? Papara ba ako ng taxi pa uwi? Paano kung gawa nila ako ng masama? Ilan sa mga katanungang naglalaro sa aking isipan nang masilaw sa liwanag mula sa ilaw ng puting sasakyan. Miss, okay ka lang? Tanong ng isang bumaba mula sa kotse. Hindi ko na alam. Dapat pa ba ako magtiwala? Paano kapag kasabot din sila? Gusto kong umatras pero unti-unti na ako nanghihina. Hanggang sa tuluyan na akong bumigay at nawala ng malay. Nakapagdesisyon na ang mga animal. Kailangan akong madispatcha ng mabilis at malinis ang pagkakagawa. Bago pa may makahalata ng kahayupang kanilang ginawa. Pero nataranta ang tatlo pagbukas nila ng pinto. Yung babae wala dito! Sigaw ng lalaking nakahudi. Ano?
kinasa ang baril. Hinanap nila ako sa lahat ng sulok ng kwarto, maging ang banyo at aparador at ilalim ng kama. Pero wala silang natagpuan. Malapot ang pawis na namuok sa noon ng lalaking may tattoo sa kamay. Dapat kasi, tinuluyan na natin kanina. Patay tayo kay bossing nito pag nalaman niya to. Dahil pare-parehas na silang nagpapanik, ay mas lalong uminit ang ulo ng lalaking may tattoo sa kamay. Itinutok nito ang baril sa dalawa niyang kasama. Subukan niyo lang magsalita. Papatayin ko muna kayong dalawa bago nila ako mapatay. Uy, chill ka lang. Ibaba mo na yan. Hindi makakatulong yan sa sitwasyon natin. Ang mabuti pa, hanapin na natin yon. Sigurado ako, hindi pa nakakalayo yon. Hindi ko na namalayan kung paano ko nakarating dito. Nagising ako sa isang malaking kwarto na maraming salamin. Iginala ko ang aking mga mata at nahagip nito ang isang kamera. Sinubukan kong tumayo pero hindi pa kaya ng katawan ko. Para akong dinagana ng 50 elepante. Hayop talaga yung mga yon. May araw din sila. Eto, kumain ka muna. Pagkalipas ng isang oras, babalik ako ulit dito. Gusto kang makausap ni Boss V. Boss V. Sino si Boss V? Muli na namang sumakit ang ulo ko. Kanin, manok, gulay at sopas. Hindi na masama. Lalong-lalo na't kanina pa kumakalam ang sikmura ko sa gutom. Pero, paano kapag may lason to? Gustuhin ko man tumanggi, pero hindi umaayon ang tiyan ko sa utak ko. Hindi ko na kaya. Bahala na. Una kong nilantakan yung manok. Puts pa ang sarap. Kinain ko sa kanin. Tapos yung gulay. Panghuli kong kinain yung mainit na sopas. Busog na busog, nakaramdam ng konting lakas at sigla dahil napawi ang gutom ko. Nagpunta ako sa banyo para umihi. May dugo. May bahid ng dugo. Nagbalik ang kahayupang ginawa sa akin ng tatlong lalaking sisiguraduhin kong magbabayad ng malaki. Binuksan ko yung shower saka naligo. Sa bawat patak ng tubig ay nagdudulot ng hapdi sa aking balat. Magbabayad kayo. Isinusumpa ko. Magbabayad kayo. Oo nga pala. Anong susuotin ko? Sambit ko habang tinitignan ang mga damit na suot ko kanina. Wala naman akong choice kaya muli ko itong sinuot kahit sobrang nakakadiri. Nagulat na lang ako nang makitang may isang itim na t-shirt, pantalon, mga panloob na nakapatong sa kama. Mukhang mga bago pa dahil may mga tagpa yung mga damit. Meron din mga suklay, pabango at ibang gamit pang kasama. Oo nga naman, malamang nakita sa kamera na pumasok ako sa banyo. Pumasok yung kaninang naghatid ng pagkain. Dahil alam ko na kung bakit siya nandito, tumayo na ako at sumama sa kanya. Kahit hindi ko alam kung nasaan ako at kung sino ang mga tumutulong sa akin, gusto ko pa rin magpasalamat. Teka, anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa iyong masama. Sumunod ka na lang. Dapat pa ba akong magtiwala? Wala rin namang mawawala. Naglalakad ng nakapiring, binibilang ko yung mga hakbang mula sa kwarto. 20, 30 hakbang mula sa kwartong aking pinanggalingan. Binagtas namin ang hagdan pa ibaba sa kakaragdagang 10 hakbang. Boss V, narito na po yung babae kanina. Tinanggal ang aking pagkapiring.
Saglit akong nasilaw dahil sa liwanag ng pulang ilaw. Isang upo ang nakatalikod ang tumambad sa akin. Sa gilid ay may mga lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Lahat sila ay pawang nakasalaming itim. Anong meron at nakashade sa mga to? Teka, mga vampira ba sila? Kaya ba kulay itim at pula ang tema ng kwartong ito? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais kitang isama sa aking grupo. Alam kong matindi ang puot na iyong nararamdaman dahil sa ginawa sa iyo ng mga taong malamang ay pinaghahanap ka ngayon para patayin. Tama ba ako? Teka, sino ba kayo? Saka, bakit ako? Simple lang. Dahil kailangan ko ng mga taong may matinding puot sa kanilang puso. Mas magiging madali sa kanilang gawin ang mga trabaho kapag walang matitirang emosyon kung hindi galit. Paano pag hindi ako pumayag? Anong gagawin mo? Papatayin mo rin ba ako? Pinilit kong maging matapang, pero hindi maikakaila ang kaba sa boses ko dahil na rin sa mga baril na hawak ng kanyang mga tauhan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ugaling mamilit ng mga tao hindi buo ang loob na sumapi sa aking grupo. Pablo, alam mo na ang gagawin mo. Lumapit yung lalaki kanina na Pablo pala ang pangalan. Inabot niya sa akin ang isang pulang tarjeta. Walang kahit anong impormasyon maliban sa mga numero. Muli akong piniringan, pero bago akong makaalis ay hindi ko nakalimutan magpasalamat kahit pananatiling itong nakatalikod sa akin. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Hindi sumagot yung lalaki hanggang marating namin yung pinto. Siya nga pala, huwag mong kalimutan na gumagala pa ang mga lalaking gustong pumatay sa'yo. Dahil nakatakas ka, malamang ay gagawin nila ang lahat para mahanap ka. Sa iyong pag-uwi, bago ka matulog, isama mo sa dasal ang kaligtasan ng iyong pamilya. Kung sakaling magbagong isip mo, alam mo kung saan ako tatawagan. Natigilan ako sa paghakbang. Bakit hindi ko nga ba naisip yon? Nagpatuloy pa kami sa paglabas sa bahay. Isinakay ako sa kotse, saka ako tinanong kung saan ako nakatira. Samay! Natigilan ako. Sasabihin ko ba ang address ko sa mga taong ito? Pakihatid mo na lang ako sa may palengke ng San Isidro, sa may kainta. Ilang oras na biyahe ang itinakbo ng aking sinakyan. Palagay ko ay napakalayo ang aking pinanggalingan. Maya-maya pa. Oh, andito na tayo. Pwede ka nang bumaba. Tandaan mo, uhubarin mo lang yung piring kapag nakaalis na ang sasakyan. Kung hindi, alam mo na ang pwedeng mangyari. Oo, naiintindihan ko. Nang makaalis ang sasakyan, ay agad kong tinanggal ang piring. Isang gray na Camry ang ginamit. Walang plaka. Nilingon ko ang paligid. Hindi niya ako mismo sa palengke ibinaba. Siyempre nga naman, maraming makakakita. Naglakad-lakad ako papuntang palengke. Wala pala akong pera. Di bale, sa bahay ko na lang babayaran. Manong, doon na lang po sa may Apollo. Kaliwa po sa may dilaw na gate. Saglit lang po. Kukuhanin ko lang yung bayad sa bahay. Nay, andito na po ako. Inay! Tumambad sa akin ang bangkay ng aking ina, duguan at may ilang tama ng baril. Umiiyak ako nagtungo sa ibang parte ng bahay. Andun si Itay malapit sa banyo. May kutsilyo pang naiwang nakatarak sa dibdib. Pati ang bunso kong kapatid, hindi nila pinatawad. Mga hayop! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako!
dumating ang mga polis. Lahat ng mga kapitbahay ay tiko mamibig sa pangyayari. Kahit anong pagmamakaawang gawin ko ay walang gustong magsalita. Lahat takot madamay. Matapos ang libing, walang ibang naiwan sa puso ko kung hindi galit. Patawad inay, pero susuwayin ko kayo sa pagkakataong ito. Sila ang dapat magdasal kung saang demonyo sila sumasamba. Dahil hahanapin ko sila, saan man sulok ng impyerno sila naroon. Isinusumpa ko, ipaghihiganti ko kayo. Kasabay ng paglibing sa aking pamilya ay kasama na ang aking lumang pagkatao. Wala na ang Mayang mabait na laging inaapi at binubuli. Patay na si Maya na hindi lumalaban. Ako na ngayon, si Mayumi. Hello, desidido na ako. Gagawin ko ang lahat ng ipagagawa mo. Tulungan mo lang akong mahanap yung mga hayop na pumatay sa pamilya ko. Ikinandado ko ang pinto sa bahay. Dala ang isang maleta ay nagtungo ko malapit sa palengke. Isang pamilyar na kotse na kulay gray ang dumating. Sakay na, miss. Mayumi. Mayuming pangalan ko. Ako na mismo ang nagsuot ng piring, saka umandar ang sasakyan.